posibleng sumipa sa mahigit 17,000 ang daily cases ng COVID-19 sa bansa sa katapusan ng Hulyo, ayon yan sa Department of Health. Sa kabila ng banta ng bagong surge, nananatili naman sa alert level 1 status ang maraming lugar sa bansa, kabilang na ang Metro Manila. Nasa front line ng balitang yan si JC Cosico. Sa pinakahuling pag-aaral ng Health Department, lumabas na bumaba sa 21% ang compliance o pagsunod ng publiko sa minimum public health standards. Ibig sabihin, mas marami nang hindi sumusunod sa physical distancing at hindi tama o talaga din ang nagsusuot ng face mask. Kapag nagpatuloy daw yan at sabayin pa, nakakaunti nagpapabooster shot, posibleng umabot sa mahigit 17,000 kada araw ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa pagkatapos ng Hulyo. Sa Metro Manila naman, maaaring tumaas ang mga kaso sa gitna ng Hulyo at mag-peak na 1,700 cases kada araw sa kalagitnaan ng Setyembre, kung tataas hanggang 90% ang capacity ng face-to-face classes sa Agosto. Kasabay ng projections na yan ng DOH, nakapagtala rin ng mga bagong kaso ng Omicron subvariants na na-detect sa bansa. May 50 bagong kaso ng BA.5, 11 naman na BA.2.12.1 at 2 kaso ng BA.4. Karamihan sa mga yan galing Western Visayas at mga nakarecover na. Sa kabuuan, may 73 kaso na ng BA.5 subvariant, 43 ang BA.2.12.1 at 3 ang BA.4 cases. Kasabay niyan, tinanggal na ang 2-week growth rate sa basehan ng pamahalaan sa pagtukoy na alert level ng isang lugar. Ayon sa DOH, tanging average daily attack rate at healthcare utilization rate na lang ang magiging metrics para rito. The 2-week growth rate is no longer relevant at this time. Kasi 2-week growth rate ka, kung 0 case ka, tapos nagkaroon ka ng 3, 300% ka agad, high risk ka na. E 3 kaso lang, aming kalokohan, di ba? Eh, hindi naman na ito panahon nung wala pang bakuna. Dahil si Revison, ibabalik sa low risk ang 5 lugar sa Metro Manila na idineklarang moderate risk sa COVID-19. Kabilang dyan ang Pasig, San Juan, Quezon City, Marikina at Pateros. Kasabay niyan, mananatili rin sa Alert Level 1 ng Metro Manila mula July 1 hanggang 15. Sa ngayon, malabo pa raw itaas sa Alert Level 2 ang NCR. Pero huwag daw masyadong makampante dahil sa unpredictability ng virus. Alert Level 1 din sa ilang lugar sa Cordillera, kasamang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at ilang parte ng Calabar Zone, Mimaropa at Bicol. Gayon din sa ilang lugar sa Western, Central at Eastern Visayas, pati na sa Mindanao kasama ang Bangsamoro Region. Habang Alert Level 2 naman sa mga piling lugar sa Luzon at Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.